Good morning guys, yan. So ngayon, ang aking lulutuin ay itong upo na binili namin sa supermarket, tsaka haluan namin ang corned beef. Ang corned beef na ihalo ko yun. Ito siya, yan, binili namin sa supermarket. Yan. So, igigisa ko siya sa sibuyas, bawang, tsaka meron tayong spring onion. Yan. So, pinapainit na natin yung kawali. Kasi igisa na natin. Ayan. Ayan. So, lagi inuuna ko yung sibuyas. Kasi ang sibuyas ay hindi siya madali mag-brown. So, ayan. And then, ang in-next ko nyan, yung ating bawang. Ang bawang medyo huli sa unti. Kasi nga, mabili siya mag-brown. So, ayan. Halo-haloin natin. Ayan. Ang ating sibuyas para, ano siya, pantay yung pagkaluto. Yan. So, yung bawang natin, isunod na natin. Yan. Tapos, halo-haloin din natin ulit until little brown siya. And then, igigisa ko na, isunod ko yung ating corned beef. Yan, guys. Mas, ewan ko, kasi noon, nung nasa Pilipinas pa ako, minsan, may nabibigay rin sa akin ng corned beef. So, ang ginagawa ko, nasasarapan ako ng corned beef nila. Ewan ko sa simula, parang iba ang lasa niya. Pero sa katagalan, mas nasasarapan ako compare sa, ano, masarap. At saka parang solid, puro karne talaga yung beef talaga. Wala siyang taba-taba. Yung ano dito nila, corned beef sa Middle East. So, parang nasasarapan ako. Masarap rin naman yung sa atin. Mas malasa rin. Kaya lang, karamihan sa mga corned beef sa atin ay may halong taba. So, ito, puro siya. Wala siyang taba talaga. Puro siya talagang laman. So, nasasarapan din ako. Masarap rin yung sa ano, mga product ng Pilipinas. Pero masarap rin tong kanila. Yan. So, yan na siya. Hala-hala natin. Mas comfortable. As I said before, mas comfortable ako gumamit ng kutsara pag nag-isa. Kaya lang, pagka, ano, matariskan yung kamay mo, pero mas comfortable ako. Yan, so, halo-halo natin. Yan, sandok na talaga ang ginamit ko ngayon. Ayan, halo-halo natin. And then, in-next natin yung upo. Dahan-dahan natin siyang ilagay sa kawali kasi medyo marami siya unti. So, para hindi siya matapong pagka i-focus natin biglaan. So, dahan-dahan natin. Inilagay sa kawali. Hinaroon natin siya sa corned beef. Yan. Ayan na siya. Dandahan lang natin ihalo itong ating upo. So, yan na siya. Dandahan natin ihahalo sa corned beef. Dandahan natin lagay sa kawali. Kasi pag bigla baka matapong niya. Yan siya. Yan. So, ihalo-halo natin gamit ang sandok. Yan siya. Kasi mahirap kasi maghanap ng ulam dito. Lalo ngayon, Ramadan. Tsaka mahirap rin magluto. Lalo din, ano, magluluto lang ako pagka pumasok yung dalawang amo namin kasi nahihirap kasi nga, ano sila, fasting sila. So, respeto tayo sa kanila. Siyempre, maamoy nila pag nagluto kami. Kaya ang ginagawa ko, nagluluto ako pagka wala sila. Pagka andito sila, hindi ako magluluto. So, tsaga-tsaga lang kami ng kung ano-anong ulam. So, yan, corned beef yung binili namin sa supermarket at yung upo na binili din namin doon. So, yan ang talagang nalampot. Nagmamadali kasi nga may trabaho pa. Yan siya guys, halo-halo natin. Yan. Halo-halo natin para maluto siya. Mahalo yung ano, timpla niya dyan. Yan. So, tuloy ang halo. Tuloy lang natin siya halo para ma-mix ang gusto yung corned beef natin sa ating upo. Ayan. Dapat siya talagang ihalo kasi nga yung ano natin, yung kawali natin medyo mababaw. So, mamaya maluto sa baba, sa taas sa hindi. So, kailangan ihalo-halo. Tapos, mamaya ay tatakpan na natin siya guys ng ano, ng takip para maluto siya ng gusto. Kasi pagka walang takip, parang ano siya, hindi siya pantay. Pero pag may takip, mapapantay ang pagluto nito. Dahil nga hindi na ako maglalagay ng sabaw. Yan, bahala na yan dyan yung ating upo mag-produce ng sarili niyang water. Kasi mostly sa mga gulay, lalo na pag medyo stir fry or
isa lang siya na walang sabaw, ay nagpo-produce na yun siya ng sarili niyang water. Kasi mostly sa gulay ay water naman. Ayan siya. So, meron tayong spring onion. Ilalagay natin yan bago iahon mamaya-maya. Ayan siya, guys. Yan yung ating ginisang upo na may corned beef. So, hindi na tayo maglalagay ng water. Ayan. Yan lang yan. So, yung ating upo ay magpo-produce na yan ng water. Kasi water ito siya. So, magpo-produce yun siya ng sariling water niya. Kaya, hindi na tayo maglalagay ng water. So, tuloy lang natin ihalo para pantayang paggaluto ng ating upo. Yan. So, kasi nilagay natin ang ating corned beef. Yan. So, ay ang upo natin nahalo sa corned beef. So, kailangan natin siya at antayin hanggang sa maluto. Kaya, alo-aloin natin para para ma-mix yung lasa ng corned beef tsaka yung timpla natin. Yan siya, guys. So, meron tayong black pepper. Yan. So, may cubes yan. So, lalagyan siya natin ng black pepper. Yan. So, budburan natin siya ng black pepper para mas nasarap. Dagdag. Kasi mas nasarap palalo ito pagka medyo maanghang. So, wala tayong pampaanghang. So, yan lang siya. Black pepper lang. Tapos, halo-haloin natin para ma-mix ng gusto yung kanyang timpla. Yan. So, tikman natin yan siya mamaya. Kung ang timpla niya ay hindi pa sakto, mag-aad tayo ng salt. Yan. So, halo-haloin natin. Halo-haloin hanggang sa mamix ng gusto. Ayan. So, maglalagay tayo ng cubes. Yan. Tapos, pisatin natin ng bahagya. And then, ihalo-halo natin dyan hanggang sa manuot ang timpla. Ayan. So, yan. Ayan na ang ating upo na may corned beef. So, kasi sa totoo lang, gusto talaga siya haluan kahit niya yung tuna or ano man dyan, sardinas. Kaya lang, naawa na ako sa katawan ko, nangangati ako talaga ng gusto. Kati-kati ng ulo ko, likod ko, yung braso ko. Kaya, umiiwas muna ako sa mga sa sardinas. Kasi simula lang to nung nagka-allergy ako noon sa may nahalo doon sa kanin pala na powder na nahipon. Hindi kasi ako kumakain noon kaya nag-allergy ako to. So, tumagal ang allergy ko, umawat isang buwan ata. Nakatatlong balik ako sa pagamutan. So, nung last na talaga, tinurukan ako na injection doon sa allergy. Yun na siya, yun gumaling. Pero ang tagal gumaling. So, since makakain ako ng kagaya ng sardinas, ng mga tuna, o di kaya tuyo, nangangati ako ng gusto. Gusto ko rin kumain. Pero meron din na isda nga, salmon nga, parang allergy rin ako noon, nangangati ako noon. Pero mas okay na ngayon. Kasi iniiwasan ko na ang mga allergy sa akin kasi naawa na din ako sa sarili ko pag nangangati ako ng gusto. Hihirap pag walang gamot, paano na lang. Kaya umiiwas ako kumain sa mga hindi pwede sa akin yung mga allergy. Kaya iniiwasan ko na siya ngayon. Kasi mahirap na. Parang mahirap na. Oo nga, masarap kumain pero para pinaparusahan mo lang ang sarili mo. Yan, balik tayo guys sa aking niluluto. Yan, hinalo-halo ko. Ginamitan ko na siya ng kutsara. Yan siya. Lagyan na natin yan ng unting salt. Yan, takpan muna natin para mabilis siya maluto. Yan, pantay ang pagkaluto. Yun na siya. So, after natin na takpan yan, so medyo luto na siya. So, mag-antay lang tayo ng ilang minuto, siguro ay okay na to siya. Luto ng ating ginisang upo na may corned beef yan. So, halo-haloin ulit natin. Tsaka mamaya-maya ay tatakpan na din natin siya ulit. Tapos, yung bandang huli ay ilalagay natin yung ating spring onion. Dyan. Yan, at halo-haloin. So, yan. Try natin tikman kung okay na to. Kung luto na ba. Yan. Yun na siya. So, parang pwede na to siya. Pero, unting minuto siguro. Mga 2 minutes siguro. Yan. Okay na to siya. So, may unti lang din. Ay, tatakpan na naman natin siya para maluto siya ng pantay. At,
sakto ang pagkaluto niya, hindi siya overcook, hindi rin siya hilaw. Yan, yan sa, so yan na yan siya, yan na siya. Yan, haluin natin siya ulit, halo-haluin hanggang sa ano, ginagamitan ko na siya ng kutsara. Mas comfortable ako sa kutsara lagi na panghalo pa sa dyan sa niluluto ko. Ayan siya guys. So, ang recipe natin for today ay ginisang upo na may corned beef. Yan. Ayan na siya. Halo-haloin pa natin ng unti. Halo-haloin hanggang sa maging okay na yan siya. Ayan. Ayan siya, kumukulo-kulo yung unting, ano, ayan. So, meron tayong spring onion. Ayan, ilalagay na natin yan dyan sa ating upo. Ayan. So, spread natin sa ibabaw ng ginisang upo natin na may corned beef. Ayan. So, dagdag lasa, dagdag sarap sa ating niluto. So, yung ating niluto ay unting salt lang dinagdag ko dyan kasi nga malasa na yung ating corned beef. Masarap kasi yung corned beef nila dito. Yung basta nasasarapan ako sa corned beef dito. Pwede siya iulam lang ng diretso. Minsan pag tinatamad ako magluto, hindi ko na yan iluluto. Pero masasarap talaga pag iluto o may halo siya. Pero kasi minsan wala nang panahon. Kagaya sa ating mga OFW ay medyo mo busy, maraming trabaho. So yan, kaya minsan hindi ko na siya niluluto talaga. Yan, so tatakpan natin. And then after a few minutes ay i-off na natin ang apoy kasi okay na to siya. Pagka okay na. Yan. So, nunid naman talaga ng spring onions na ilaga ng mga. So, mga 1 minute or half minute ay pwede na yan siya. Yan. So, haluin natin siya ulit. Halu-haluin. Yan. Para ma-mix ng gusto yung ating spring onion. Luto na din tong ating upo. Yan. So, pangit din kasi sa upo pagka overripe na siya. So, mas masarap siya pag saktong-sakto lang talaga. So, ito ang ulam namin ngayon for today. Kasi nakakaluto lang kami. Of course, Ramadan kasi ngayon. So, nakakaluto lang kami pagka wala sila dito, pagka may pasok ang amo namin. Kasi mahirap kasi magluto. Siyempre, respeto sa kanila dahil fasting sila. So, nakakaluto lang kami pag wala sila dito sa bahay, pag pumasok sila. Nakakaluto kami ng pagkain namin kasi nakakahiya naman. Maamoy nila. Tapos, sila fasting. So, kasi nagluluto ako sa second floor dyan. So, malapit sa kwarto kasi nila. May main kitchen naman sila sa baba. Pero tinatamad akong bumaba dun. Kaya pag nagluto kami minsan dito na sa taas para malapit lang. Ayan. So, thank you so much guys. Make love shout out and God bless. And make love shout out to all. And don't forget to like and subscribe po. And comment na din para mabilis.